Hello guys, welcome to my vlog, and here's my husband. My husband is a driver. Oh my gosh. So kasama ko na naman po ang pinakamaganda naming pamangkin. Nagsishine Carulio. Oh my gosh. Mag-exam kami ngayon sa Irise, guys. So titingnan natin, tag-isa na naman po ito ng talino. Hindi ko alam kung kakayanin ko to, pero feeling ko papasa naman ako. Okay? So, ang exam na iti-take namin today is theoretical exam. Actually, ano to eh, requirements to, pag halimbawa, kukuha ka ng driver's license or student license. So, feeling ko makakatulong to para sa mga bagong driver, especially siguro yung mga driver na hindi dumaan sa gantong exam. Ayun. So, ayan na. Dito sa may Don Antonio. Akala namin walang exam today kasi may nakapost dun sa labas na no exam daw. So, it's a prank! Yeah. Ako din, medyo kinakabahan ako. Pero feeling ko naman, since mga driver, ang aking mga kapatid drivers, mga kapatid ko at ang tatay ko, kaya ko char. Gosh, binigyan na ako ni Kuya ng form. Nararamdaman niyang pasado na ako this time. Oh my God! Tingin mo ba ating pasado na ako? Tingin mo lang. Oh my God! Kapado ko! Moments later. Yan nga po, kasalukuyan pong chine-check ni Kuya ang aking examination. Malalaman po natin kung tayo po ay papasa. Nakasalalay kay Kuya. Oh my God. Oh my gosh. Apo, no? Tatay mo na ako. Eto na ako. Malalaman ko na kung nakapasa o kung retake ba to o ano. Oh my gosh, Kuya, ano na? Retake. Ah! Retake ako! Yan po, no? Magre-retake po tayo. Ang score ko po na natanggap ay 73, di man lang 75. Pero, basa sa Ampatis naman, di ba, 73. At saka, ginagawa ko naman yung best ko, no? Para maging the best na driver ninyo, you know? Diba Kuya, no? Oh, diba? Soon after. Oh my God. Pili ko summa cum laude yung mabito. Ha? Atapos na. Nakawala na ako. Huwag na akong pinapapay ako sa mga viewers. Oh, sure. Ang dami ko natutunan dito! Hindi na?
mandakyo sa akin sa kalsada, guys. Resensya ko na lang. Ay, iba na pala. Passport. Passport. Inayin ka. Tayo ka na. Smile! End of flashback. Hi guys, welcome to another vlog. So dahil nga po, madami na tayong subscribers, so gagandahan na natin yung content natin. Hindi na po tayo papatay-patay, no? So last week, kasama ko po si Shine. Hi Shine! So last week, galing kami sa Irise driving school dun sa Don Antonio. Syempre, natin kami ng asawa ko ding driver. The calm driver. Natin dyan kami dun para mag-exam kami ng theoretical exam. So, isa yan sa mga requirements ng LTO ngayon kung gusto nyo pong kumuha ng non-professional and professional driver's license. So, kailangan mag-undergo kayo ng theoretical ang tawag dito ba? Ayun, theoretical exam. Kasi syempre, kailangan bilang driver, alam din natin kung ano yung mga rules and regulations sa kalsada. Hindi naman tayo basta bara-bara lamang, no? So, para maiwasan na din yung aksidente at saka yung kung ano-anong violations na po pwedeng, alam mo yun, pwede ka kasi maging obstruction din sa kalsada. So, makakatulong ito para sa mga bagong drivers na, alam mo yun, mabawasan yung mga pasaway sa kalsada. Ayun. Pero alam nyo guys, sa totoo lang, ang daming beses ko nang dinidelay itong exam na to, ha, dito sa theoretical exam na to. Last year pa ako nag-exam. Pero, ay, last year pa pala ako nag-take nung course, pero, ngayon lang ako nag-exam. Ngayon, 2021, kasabay ko si Shine kasi kinakabahan ako. Kasi alam mo yun, parang baka mamaya pang matalino yung mga tanong, baka hindi ako pumasa eh. Hindi, pero seryoso yun. Medyo kaya ako dinili kasi parang inisip, baka hindi ko kaya. Baka pong matalino lang yung char. Hindi, joke lang. Pero yun nga, medyo kabada din ako kasi baka mamaya hindi ako pumasa. Tawa pala siya. Makapunta na yung sarili ko. Ay, tanga siya. Char, joke lang. Matali na kaya ako. Hello. Na guys, may dumaan na ambulansya. Yung mong wang ridge na narinig nyo kanina, ewan ko kung narinig pa rin ngayon. So, may mga questions doon sa theoretical exam na halimbawa, may nakasabay kayo na ambulansya. So, halimbawa, nasa harapan nyo, nasa harapan kayo, tapos nasa likod nyo yung ambulansya. Siyempre, ano yung gagawin mo? Diba? Pabaliwalain mo ba siya? Or pabibigyan mo ba siya ng way, right of way? Ganyan. Siyempre, ang gagawin natin, pagbibigyan natin siya, pauunahin natin yan. Kasi, kailangan makapunta siya sa ospital kasi emergency yon. So, dun sa exam namin, medyo natawa talaga ako kasi may mga tanong dun na parang pang, ano mo yun, parang chongloid lang eh. Alam mo yun? Parang, ano ba? Tanong yan. Meron din tanong na, paano daw pag halimbawa nasa biyahe ka tapos medyo inaantok ka? Ano daw yung gagawin mo? Yung unang tanong, sagot, letter A, magsasabu. Tapos yung pangalawa, letter B, magmamariwana. Tapos yung letter C, i-dip ka muna, tatabi ka, tapos i-dip ka ng 1 minute. Sobrang tawang-tawa talaga ako nun. Kasi parang naisip ko nga, no, kaya ako magsyabuan na lang, o kaya magmariwana. Syempre, di natin gagawin yun. Doon tayo sa matuwid na daan. So, ayun lang, guys. Parang feeling ko ngayon, mas okay na naghihigpit yung LTO sa mga ganitong bagay. Kasi, alam mo yun, kumbaga parang hindi na nadadaan sa mga
pera-pera o kaya yung mga paabot-abot ng kung ano man sa mga fixer, ganyan. Kasi syempre, lesson din yun para sa mga tao na hindi lahat nadadaan siya pera, alam mo yun, sa lagay-lagay. Kasi kung patuloy natin gagawin yan, tsaka tatangkilikin natin yung ganong way, syempre, kawawa naman po yung mga ano, diba, yung mga talagang seryosong gusto maging driver or professional driver na padogi-dogi lang sa daan. Diba? O siya. Sa video na to, panoorin nyo kung gusto nyo matuto. Okay? Bye! Much later. Guys, ayun nga, naitawid na natin ang theoretical driving lessons or yung examination. Nakapasa naman tayo. Take 2. Pero yun nga, okay lang yun kasi at least ginagawa natin yung best natin para, alam mo yun, dumaan tayo sa tamang proseso. Kasi importante to guys na hindi tayo dumaan sa fixers, wala tayong binayaran para makakuha tayo ng mga certificate or para lang makapasa tayo sa isang bagay, no? Kasi syempre minsan may mga bagay na gusto nating madaliin pero mas maganda na dahan-dahan at tinalamnam natin na unti-unti nating natututunan tulad nitong mga ano no, yung pagkakaroon ng skills na to, yung marunong ka mag-drive. And ano kasi, pagiging responsible to guys, hindi lang para to sa sarili mo, kundi para din dun sa mga taong nakapaligid sa'yo na nagda-drive din. Kasi kung hindi ka marunong magbasa ng mga traffic regulations or yung mga rules and regulations sa kalsada, oh my god, chaos ito, magkakagulo talaga, sinasabi ko sa inyo. Ayun nga, so yung theoretical driving lessons ngayon is good for 15 hours, 1,500 lang yung binayaran ko, and yung klase na yun guys is Zoom lang, so tsatsagain mo lang siya, makikinig ka lang, uupo ka lang doon, kailangan mo lang mag-focus. Ayun. So, after nitong theoretical exam, next step na natin is kumuha ng student permit. Kailangan lang natin guys ng PSA approved or registered na birth certificate. And syempre, kailangan din natin makapasa sa medical exam na requirement din ng LTO. Syempre, baka mamaya nagdodroga pala tayo. Alam mo yun, kumbaga parang, syempre, it's a no-no na ganun yung ano mo, no? Yung condition ng pangatawan mo. Syempre, pag nakadroga ka, yung utak mo, medyo hindi talaga akma, eh. Medyo, alam mo yun, may kaunti, eh. So, ayun, magta-take pa rin tayo sa Irise Driving School dito sa Don Antonio. Isa yan sa mga most recommended na driving school dito sa Quezon City. So, ayun, samahan niyo po kami ulit. Naghintay ka ba? Wala na! It's a prank!